Siyempre, bago natin lagyan ng bagong bake eye, kailangan muna nating bawasan ito at dahil papalitan natin ng rice hull. Ganyan po lagi yung ginagawa natin pag nagpapalit tayo ng bake eye, nagpapalit din tayo ng rice hull. Yung sa iba ay pinapalitan nila lahat-lahat. Pero dito sa atin ay hindi muna natin papalitan. Yun, kung nakita nyo yung isang baboy natin doon, iniwan natin yun para may alaganat pa tayo. Dahil nga medyo matagal tayong hindi nakahanap ng bake at saka hindi ko muna isasabay ang pag-aalaga ng biik at uunahin ko lang muna dito ng mga isang buwan bago natin lagyan ulit yung isa. Yan, ganyan lang po kalalim at papantayin lang po natin yan. Tapos lalagyan natin yan ng asin bago natin lagyan ng bagong rice hull. Pinsan ko yan na si Gulgul at syempre para meron din siyang pagkakitaan. Tapos na natin lagyan ng asin kanina sa ilalim bago natin linagyan ng rice hull. At ngayon ay lalagyan naman natin ng asin dito sa ibabaw. Tapos na natin lagyan ng asin. Mamaya ay hahaluin lang natin para mapunta yung asin sa ilalim para hindi makain ng ating mga baboy na mga biik. I-mix lang natin siya sa rice hull. Tapos na rin tayong mag-disinfect at nahalo na rin natin yung asin sa rice hull at bukas ay lalagyan na natin to ng biik. Yan, napakaganda yung rice hull natin kasi punong-puno talaga. Ready-ready na yung biik. Bukas ay meron na po tayong biik bukas. Yan, at napalitan ko na rin yung drinkers nila. Painuman ng kanilang inuman. Hindi ko muna nilalagyan ng tubig at bukas ko na lalagyan. Good morning mga ka-province life, magandang araw at ngayon nga pala ay kukunin na natin yung mga bago nating biik. May bago na tayong biik mga ka-province life at makikita nyo mamaya na napakaganda. At tara, samahan nyo kami sa pagkuha ng ating bagong biik mga ka-province life. Ito yung napakaganda sa kanila at nakakaingit nga at may flowing sila. Talagang okay na okay yung supply ng tubig sa kanila mga baboy kasi hindi gaya sa atin gumawa tayo ng balon. Ito lang po yung area nila kung napapansin nyo. Napaka simple lang, napakaganda. At medyo malawak din yun yung baboyan nila kung nakikita nyo. Napakaliit lang na baboyan pero napakaganda yung mga alaga nila. Napakasimpleng kulungan lang. Ngayon ay sisilipin natin yung mga biik nila. Ito, kung nakikita nyo, napakaganda ng mga kulay. Ang napaka-macho, napaka-sulid ng katawan nila. Ito ay nasa mag 40 days. Ito ay mga bata pa. Mga isang linggo atang pagitan nila. Pero napakaganda, napakaganda ng mga biik nila. At siyempre dito tayo kukuha sa mga medyo may kalakihan na malalaki na sila. Ito yung kukunin natin. Ito ay pagkalaman. Pagkakapsat? Nanang daw, dakpil. Ano ito, Nek? Ito nga yung nanay nila, napakalaki. Talagang sulit ng nanay nila. Siyempre, ang nanay talaga ay hindi ganun kataba dapat. Kaya katamtaman at kinokontrol nila yung pagkain ng nanay. Ang nagustuhan ko talaga dito ay ito. Napakaganda, napakaganda ng tubig nila. Tuloy-tuloy yan. Buong taon yan, ganyan po yung tubig nila. Napakaganda. Kaya maganda yung mga baboy nila. Yun nga, nandito na tayo sa ating baboyan sa farm natin. Yan, si Gulgul yan, yung pinsan ko at yung isa. Kaibigan din natin dito, si Kano. Apat na sako lang yung pinasukan natin ng 7 na baboy. Dalawa-dalawa yung isa at saka yung isang sako ay isa lang yung laman, yung malaki. Iikom lang, idisom. Thank you.
Ba, sunalat ta, Col? Sunalat ta, ta? Hey, lumpot! Hindi kita makasal ni Pahal, kita parang ang gaganda ng ating mga biik, kung nakikita nyo, ang talagang napakakasigla nila. Yan, sigurado akong mas mabibigat ito at mas malalaki na to sa mga, kumpara sa mga dati nating mga alaga. Oo, oh, napakaganda talagang. Gustong gusto ko yung kulay ng mga ganyan. Inala na yung baboy ni ko. Inala na siya yung kaputi. Kaputi? Ito yung nagustuhan ko sa kanila dahil sobrang lakas nilang uminom ng tubig. Kasi ang bilis na rin nilang natuto. At kanina yung umaga ay, kanina-kanina lang ay hindi pa natin pinapainom. Ngayon ay pinainom na natin. At ngayon ang galing na nilang uminom sa drinkers. Kasi nga ang iniinuman nila dun ay yung flowing lang. Nilalagyan lang ng tubig kung gustong painumin ng may-ari. Pero ang lakas nilang uminom. Kung nakikita nyo, alam na nila kung paano gamitin yung drinkers agad-agad. Ang pinaka nagustuhan ko talaga sa kanila ay ang lakas nilang uminom. Kanina pa sila umiinom-inom at nakalahati na nila yung lagayan natin ng tubig. At isa pang nagustuhan ko ay yung napakaganda nilang kulay. Parang Dalmatian, black, may brown at saka may puti. Dahil nga napakaganda nung crossbreed nila. Napakaganda ng pagka-crossbreed nila. Napakaganda nung mga lahi ng mga nanay at tatay nila. Yan ang nagustuhan ko sa kanila. Napaka-lulusog, napaka-kataba. Yun nga, kanina ay bumili tayo ng pagkain ng baboy natin. At saka yun nga, hindi pa sila pwedeng pakainin agad. At saka hindi pwedeng painumin agad. Pag kinuha yung baboy at linagay nyo na sa kulungan ay hindi mo na painumin agad at hindi mo na pakainin agad. Yun ang sinabi ng, yun ang laging sinasabi ng napagbilhan natin at saka yung mga eksperto. Maya-maya lang ay mamaya ko papakainin mga tanghali. Ang gustong gusto ko sa mga baboy na to ay yun nga, maganda yung kulay niya at saka ang lakas nilang uminom. Kanina pa sila umiinom. At yan kasi yung nakasanayan nila dun sa kanila. Yung kasi flowing lang doon, umaagas-agas lang yung tubig. Talagang umiinom lang sila ng umiinom, kaya napakaganda. At kanina ay bumili na rin tayo ng pagkain nila. At ang binili natin pagkain ay siyempre yung pinapakain ng may-ari para masanay sila bago natin ipakain yung kung anong gusto natin ipakain sa kanila. Talagang yun, ang ganda. Ito po yung nabili nating beets dahil ito yung pinapakain ng nabili nating biik. Dahil naamoy nila yung amoy niya. Kasi napakabango at kaya nandyan na yung mga biik. Pero mamaya pa natin sila papakainin. Hindi pa pwede kasi nga mamayang tanghali na lang. Yun nga, salamat sa kaibigan natin na kumuntak sa atin na upang kumuha ng biik. Dahil nga nagkakaubusan yung biik at may nagchat sa atin na kung gusto ko daw kumuha ng biik. Yun yung mga biik natin ngayon, natutulog sila, napaganda ng tulog nila. Kung hindi tayo kinuntak ng kaibigan natin or kamag-anak rin yun, kamag-anak namin yun, ay siguradong hindi tayo makakakuha ng biik na yun. Dahil nga nagkakaubusan yung biik at maraming salamat at nakakuha tayo ng biik. Yan, natutulog sila, napaganda ng tulog nila, napakahimbing. Natutulog sila sa kainan nila dahil napakalamig dyan, siguradong napakalamig dyan. Yun nga mga ka-province life, parami na po tayo, parami na po yung subscribers natin, mga viewers natin, yung mga sumusuporta. Maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta, sa mga subscribers, sa mga silent viewers natin na laging nandyan, tahimik lang, at saka sa mga OFW natin na walang sawang sumusuporta, sa mga laging nagko-comment na nagugustuhan nila yung ginagawa natin. Maraming salamat po mga ka-province life.